Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay nagtala ng impresibong stat sa kanyang second game sa Summer League si Victor Wembanyama. Siya ay gumawa ng 27 points, 12 rebounds and 3 blocks on 9 of 14 shooting sa field at 2 of 4 shooting naman sa 3 point line. Yan nga ay matapos na marismaya ang madami sa kanyang Summer League debut kung saan gumawa lamang siya ng 9 points, 8 rebounds, 3 assists, 5 blocks, 3 turnovers and 4 fouls on 2 of 13 shooting sa field at 1 of 7 shooting sa 3 points sa loob ng 27 minutes of playing time. Ganun pa man sa game din nga kahapon ay may mga instances na talagang kakabahan ka kay Wemby. Minsan nga bigla siyang bumibilis ngunit madalas pa siyang ma-outbalance at nagre-resulta sa pagsubsob niya sa sahig. Kung titingnan natin ang first 2 games niya ay madalas siyang ma-outbalance at matumba. Kaya naman kanina lamang ay inanunsyo na hindi na maglalaro sa buong Summer League si Victor Wembanyama. Iniingatan na nga ito mga kaibigan ni Coach Pop at ng San Antonio Spurs. Sa kanya nga nakasalalay ang future ng team na ito, kaya naman shutdown na nga siya sa buong Summer League. Wala naman siyang injury, sadyang gusto lang nga matiyak ng Spurs na hindi ito magtatamo ng injury sa isang non-bearing game para sa kanila. Si Wemby ay nagmukhang bass offensively sa first game at mukhang superstar naman sa second game. But to be honest, hindi mo nga makikita ang bass o superstar sa Summer League. Sobrang mag-iiba pa nga ito pagdating sa NBA. Pwedeng mas mag-improve pa sila ngayong off-season o kaya naman kainin lang ng competition. Depende na lang nga yan sa kanilang work ethic at kung paano mag-translate ang kanilang style of play sa big leagues. Sang-ayon ba kayo sa pag-shutdown kay Wembanyama? Habang Los Angeles Lakers naman ay interesado nga sa possibly best player available sa free agency market ngayon, interesado nga sila kay Christian Wood, isang power forward na pwede din maglaro ng center position. Madami nga nagagalit kay Jason Kidd noon nang hindi siya gamitin ng matino sa Dallas Mavericks. Sa 26 minutes of playing time off the bench, si Wood ay nag-average ng 16.6 points and 7.3 rebounds per game. Ang balita na ito ay nanggaling nga kay Jovan Buhan ng Atleta. Siya ay may height na 6'9" ngunit may wingspan na 7'3". Ang kanyang style of play ay hindi nalalayo kay Anthony Davis. May tira din nga siya sa labas at magaling gumawa ng puntos. Deserve niya ng malaking minuto, mapa-starting 5 man yan o sa bench. Noon nga ang target sana ng Lakers ay si Bol Bol. Ngunit mukhang patungo na ito sa kanyang idolo na si KD sa Phoenix Suns. Kaya naman nag-shift na nga ang focus ng Lakers kay Christian Wood. At malaking steal nga ito kung sakalin kung makukuha nga nila ito sa veterans minimum na kontrata. Isa pang tinitingnan ng Lakers ay si Bismack Biyombo. Siya nga ay more of a traditional center na rebound and points in the paint ang ambag sa isang team. Kailangan niya nga ng mahusay na playmaker tulad ni Chris Paul noon sa Phoenix Suns upang maging epektibo. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Sino ba sa kanila ang gusto mong kunin ng Lakers?